Gusto kong itanong ito sa kanya, Mang Sangkay, no? Anong legacy ang mayroon ang mga Aquino sa ating bansa? Kaya pag hindi siya napapansin, gagawa siya ng eksena. Parang ganun. Ang hilig talagang gumawa ng eksena ngayon. Welcome back, mga momsers. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, maligayang pagdating po, mga momsers. Inaanyayaan ko po kayo mag-subscribe at pindutin ang bell icon para updated ka sa mga ganitong videos. Umuwelta si Presidential Legal Counsel Secretary Salvador Panelo sa mga kritiko na nagtatanong kung bakit wala pa ang bakuna para sa COVID-19. Gayong bilyones na umano ang inutang ng pamahalaan para rito. Partikular na tinukoy ni Panelo si Senador Pancino Lacson na unang kumwestiyon kung bakit hanggang ngayon ay wala pang COVID-19 vaccines na pwedeng gamitin ng publiko. Ayon kay Panelo, walang problema sa pamahalaan sa vaccine procurement dahil ang katotohanan ay mayroon ng nabili ang Pilipinas na ilang milyong doses ng bakuna. Paliwanag ng kalihim, hindi na kasalanan ng pamahalaan na madelay ang pagdating ng mga bakuna dahil talagang nagkakaubusan at nag-agawan ng supply ng COVID-19 vaccine sa buong mundo. Pinatutsadahan din ni Panelo si Lacson na kung naghahanap pa ito ng bakuna, ay hanapin ito sa sariling katawan matapos lumutang ang isyu na isa ang mambabatas sa mga nagpaturok ng hindi rehistradong COVID-19 vaccine. Kung si Chris Aquino, ba humihirit pa? Laos na humihirit pa. Alam mo, si Chris Aquino kasi yan yung taong ano, pasensya na, pero sa tingin ko lang, yan yung anak na kulang sa pansin. Kaya pag hindi siya napapansin, gagawa siya ng eksena. Parang ganun. Ang hilig talagang gumawa ng eksena. Ngayon, meron siyang parang video. Di ko alam kung ano ba yung video na parang kesyo. Sino pa ba ang bumabaloktot ng mga kasaysayan patungkol sa kanilang ama, sa kanyang, sa kawalangyaan ng mga Aquino. Kesyo daw ba, sino pa ang bumabaloktot nito? Kesyo puno na daw siya. Daming alam. Kesyo puno na. Tapos sasabihin niya na parang sobra na, tama na. Parang may ganun-ganun pa siyang nalalaman. Parang tanga lang. Kung gusto mong tumakbo, Chris Aquino, tumakbo ka nalang. Huwag mong gawing showbiz ang politika. Grabe naman, oh. Gagawin mo pang showbiz. Eto, lahat na lang ginawa mo para magpapansin. Ha? Pati nga mismo yung sakit na sinabi mo noon, nagpapansin ka doon eh. Para lang may masiraan ka na tao. Di ba naalala niyo yun? Sobra, alam mo ito si Chris Aquino, sobrang, sa tingin ko lang naman ha, sa tingin ko lang ha, yan ang babae talagang kulang sa aruga. Alam mo yun? Ang hirap. Ito yung ano, yung katangian na pinaka masasabi mong ayaw na ayaw mo sa babae. Yung mayat maya magpapapansin, mayat maya alam mo yung magtatantrums para pansinin mo, parang ganun eh. Alam mo, sa totoo lang, Chris Aquino, kung ako sa'yo, tumakbo ka na nang malaman na ho natin kung ano ba talagang ano ba talaga kalagayan mo sa Pilipinas, tumakbo ka. Ang feeling niya kasi parang importante pa siya. Feeling niya may nakikinig pa sa kanya. Anyway, meron siguro yung mga patotot mo dyan ng mga sa Twitter na mga pawok, yung mga kulang din sa aruga. Yan siguro yung mga papansin sa'yo. Di ba? Hindi ako, gusto ko lang naman mag-comment. Kasi may nag-comment sa akin. Nag-post ako ng picture ko dito sa Taguig. Tapos may nag-comment, sabi, Sir, ano masasabi mo kay ano, kay Chris Aquino? May epal na naman siya. So, nung tiningnan ko, abay, nanggigil talaga ako. Pang kape, Gina, o si, ay, naku. Hindi lang kape na mabibili ko dyan. Makakabili na ako na, alam mo, maganda ngayon sa Starbucks. Meron silang tatlong vegan na bread. Iba-ibang klase, parang empanada or taco something.
Uy, happy Sunday, Sir Banat. Ingat po palagi. Olive Aria. Salamat po, salamat po. Ayun nga, tapos nung nakita ko nung... Actually, hindi ko nakokomentan sa si Chris Aquino eh. Pero nung pinanood ko, grabe. Nanggigil ako sa arte. Yung parang kinote niya pa si Taylor Swift na pag napuno na ang babae, lalaban na ito. Akala mo naman may nang-aano sa kanya. Wala nang pupansin sa'yo. Ano sinasabi mong... Sinasabi mong pag inaapik ka, babae ka. Eh, wala nang pumapansin sa'yo, te. Irrelevant ka na. Anong yung sinasabi mo dyan? Sus ka naman, oo. Kung ako sa'yo, te. Kung gusto mo maging relevant pa, tumulong ka na lang siguro. Hindi lang sa akin, tumulong ka sa kababayan. Yung pera mo, yung kapritsuhan mo, i-turn into ano mo na lang, to helping our kababayan. Kesa yung dami mong arte. Kesa puno ka na, tama na, sobra na. Te, tumakbo ka na. Please, tama na, sobra na, tumakbo ka na. Masyado ka madaldal, te. Gusto ko nga ano eh, sa totoo lang ako, excited akong tumakbo si Chris Aquino. Bakit? May buhay ang vlog ko. May buhay ang vlog ko pag ako tumakbo yan. Araw-arawin ko yan kasi si Chris Aquino, feeling niya talaga ang laki ng contribution ng pamilya niya sa bansa natin. Ano? Ang mga Aquino ang talagang nagpalubog ng bayan natin. Isipin mo, from her mom, sa kapatid niya, wala talagang nagawang maayos eh. Ako, kung meron man akong nagustuhan lang siya nag... Ito, honestly, kung meron man akong nagustuhan lang sa kapatid niya, yung no, walang wangwang, ba walang wangwang, yun lang ang gustuhan ko dun eh. Sada, ito, totoo ha. Oh, yun lang ang nagustuhan ko. The rest, wala na. Nabuwisit na ako. Wala eh. Pasensya na, sabi ng iba, ba't daw ako nagla-life? Eh kasi, pasensya na, dapat rest day ko today. Kaya lang, na-excite ako dun sa sinabi ni Chris Kino, tatak, parang nagpapadinig na tatakbo daw siya. Go, Chris Aquino. I love it. Tumakbo ka na nang mapagod ka na sa buhay mo. Intindihin mo na lang yung mga anak mo. Anyway, pareho mo lang din naman sila. Pare-pareho kayo ng ugali. Ha? Intindihin mo na lang sila. Mas maganda pa. Para maging ano ka na lang. Maging mother ka na lang. That would be the best thing that you could do in this life and contribute sa society natin. Maging mabuting ina ka na lang. Huwag mo nang pansin, huwag ka na sumali sa politika. Dadagdag ka pa sa, ano eh, sa mga salot. Pero okay lang din kasi at least meron tayong topic. Ay, ba yan? Tsaka totoo naman eh, nanalo lang naman si Noynoy. Isipin mo, ganito na lang, i-research ninyo kung ilan ang batas na napasa ni Noynoy. I-research din ninyo, batas nung panahon na Senado siya at saka sa panahon na Congressman siya. Isipin din, i-research din ninyo, ha? Kung ano ang attendance niya sa Senate at saka sa Congress. Sabi po niya is, inalalaban daw po niya. Ipinaglalaban niya dito yung legacy ng magulang niya. Gusto kong itanong ito sa kanya, Mang Sangkay, no? Anong legacy ang mayroon ang mga Aquino sa ating bansa? Lahat po ng kagagawan po nila ay naging resulta sa kasalukuyang panahon. Bakit tumaas ang mga bilihin? Bakit po dumami yung corrupt officials sa Pilipinas? Bakit po naging mali at naging pangit ang sistema sa ating gobyerno? Dahil po sa 1987 Constitution na bulok. Bakit dumami ang squatters sa Pilipinas? Ito po ay dahil kay Corazon Aquino. Pangit na legacy, basurang legacy ang mayroon ang kanyang mga magulang, si Ninoy Aquino, lalong-lalo na po si Corazon Aquino. Natatakbo lang daw po siya sa politika pag si BBM yung kalaban. Dahil nga po ang Marcos daw ang mortal na kalaban ng kanyang pamilya. Gusto lang sabihin ito at linawin sa lahat. Ang pagpasok sa politics being public servant ay hindi po dahilan ang pagganti. Hindi po tatakbo ka bilang politiko dahil mayroon kang gustong gantihan.
Hindi po tama yun. Kaya ka tumatakbo bilang isang public servant because you have to serve our kababayan. Makibahagi, ano ang masasabi mo sa video na ito? Huwag niyo po sanang kalimutan mag-iwan ng like at komento.